ay mga scammer. Okay? Sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat lagyan ng tape. Anong klase ng tape? Anong klaseng appliances ang pwede nating lagyan ng tape at foil? Kayo kasi kung ano-anong pinaggagamitan nyo ng foil. Pambalot lang siya. Hindi siya kung ano-ano. Hello mga ka-scam. Dapat dali sa mental aspect. Okay, dumako na naman tayo sa isang video na puro pang-scam lang ang laman. Siya nga pala guys sa mga gustong matuto ng pang-scam. Ayan, open na po. Now open na naman ang enrollment sa ating University of Scam, Scam University. Ano yung mga course na open? BS Scam, Tech Scam, ano pa, Electrical Scam. Lahat ng klaseng scam ay nandun na. Kaya kapag nag-graduate ka doon, ganito ang magiging resulta. Sa unang episode ng in-upload ko patungkol sa electrical tape at foil, meron pa talagang naligaw doon at nagtanong, pwede daw ba sa electric fan? Pwede daw ba sa ref? Okay, sa video ito ay masasagot lahat-lahat ng makatanungan nyo. Sa video ito ay puro kaiskaman lang ang laman at wala kayong matututunan. Panindigan na natin to. Uloy! Sa tanong, ano ba yung mga klaseng electric tape? Meron bang supplementary kung just in case naubusan na ng electrical tape? Meron guys, huwag kayong magalala. Kasi sa dami ng binalot, pati ref na yata binalot na ng foil at electrical tape. Isang tip pa ha, kung just in case hindi pa kayo kontento sa lahat, kalasin nyo lahat ng wiring ng bahay nyo. Bunutin nyo lahat hanggang sa poste. Balutin nyo ng foil at electrical tape. Kung kaya nyo akyatin hanggang sa high tension, balutin nyo na. Sagad-sagarin nyo na. May supplementary ba kung just in case naubusan ng electrical tape? Meron guys, kasi pwede rin naman ang Scotch tape. Scotch tape. Kahit yung tape ni Victor Lodo, pwedeng-pwede. Pero matagal na yan. Yung brand ng tape. Pwede guys. Armac tape o kaya fake Armac tape. Ito naman ay Idol. Bahala kayo sa buhay nyo kung palutin nyo lahat yung bahay nyo ng tape. Wala na akong problema doon. Sana yung mga appliances na pwede nating balutin. Binalot ko na guys itong wire niya. Hindi ko alam kung baka bukas o mamaya ay kunin na ng mayari. Ayan, at least meron na siyang free balot na electrical tape. Pwede daw ba yung 3-in-1 na kape? Pwede guys. Sandwich coffee. Ano yung pinaghahalo? Nescafe at yung 1,000 wasteland later. Coffee mate, pwede. Yan, balutin nyo lang ganyan. Ibalot nyo sa wire na ganyan, oh. Ganyan. Huwag nyo tanggalin yung laman para may bangkape kayo. Just in case magkadilidilib yun. Trick fan, pwedeng balutin. Yan. Balutin yung kanyang cable. Kung kaya nyang kalasin hanggang sa loob, kalasin nyo pati yung coil. Balutin nyo ng tape. Dapat dali sa mental aspect. Extension, pwede rin. Yan. Sir Leo, maraming salamat. Pwede nyo rin balutin yung kanyang wire. Water pump, balutin mo rin. Welding machine, pwede rin. Balutin mo rin yung wire niya. Kung kaya mo buksan sa loob, buksan mo. Balutin mo lahat, pati yung board. Sana out! So, paano magbalot? Madali lang guys. Mahaba itong extension. Pinili ko na yung pinakamaikse, pero ituturo ko sa inyo yung tamang step para kung paano magbalot. Yan. Ganito ang magbalot. Step 1, yung talagang napakaganda. Pangalawa, yung talagang pinakamaganda. Okay? Medyo mahaba din yung kanyang cable. Pagtsagaan lang natin na balutin. Okay? Ganyan. Pahabain natin ang swing video. Yan. Wala na kung gunting kasi matagal yun. Boring. Ito na lang.
Natutuwa kayo sa ganito. Sige, pagbibigyan ko kayo. Yan. Sample lang naman guys, kung just in case na talagang gusto nyo, ito gawin nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Oops! Sayang, magagamit pa yan. Wala na, pangit na. Eto, may tuturo ako sa inyo. Paano malalaman kung yung isang kaibigan mo ay kasapi na ng aming samahan or kasapi na ng isang scammer? Ayan, ganito guys. Palaging sinasabi nila, wala naman masamang subukan eh. Wala namang mawawala. Basta yung katagat... Isuy ka nga, ibulol ka naman. Alam mo na, kasapi na yan sa aming samahan. Itong wag yung gagawin ha. Kung matakaw yung kasama niyo sa bahay, wag niyong tapean ha. Pero pwede rin para matipid siya sa pagkain. Yan. Pero takaw-takaw niyang kumain at tamad-tamad naman. Yun ang masarap buhusan ng mainit na tubig. Kapitbahay namin, inis na inis sa akin pag nagbablog ako. Para na daw ako nasisiraan. Okay, ganyan lang siya guys. The more na mas makapal yung ilalagay mo, the more nabibili ka rin ng foil at electrical tape. Mga hinayupak. Wala namang mawawala ha. Mga ulol. Okay. Ayan, i-share nyo sa scammer na itong video na to ng ano, matauhan. May pa electrician daw, ha? Ganito yung tinuturo ng isang electrician. Oh my God. Oh my goodness. Ayan, ayan. Oh, bakit Juan, ginagawa mo naman, sabi nila. Marami kasi nagsasabi, pag ginagawan ko lang ng reaction video, ay dapat gawin mo rin bago ka magsalita, sabi nila. Ito, ginagawa ko na. Ayan. Okay, ganyan lang siya guys. Mas maganda nga, wag mo lang lagyan ng tape eh. Para kung may umusling wire, talo-talo na lahat. Ayan. Tapos ihaw mo. Wag naman. Tapos balutin natin ng ganito. Electrical tape. Pero mas maganda yung masking tape na. Ang bira. Tatagal tayo lalo dyan. Ayan. Panoorin nyo maigi yung gagawin ko. Ganito lang siya. Oh. Yan. I-share nyo guys sa mga taong ganito yung content. Mga ganito yung kanilang binibenta na ginagawang pampatipid ng gas, pampatipid ng krudo, ng sasakyan. Nilalagay rin, dinidikit na sa harapan, sa frame, sa bakal ng circuit breaker para daw makatipid. Mga hinayupak na yan. Okay, alam niyo yung purpose lang nila ay hindi naman talaga yung pampatipid ng kuryente. Strategy lang nila yon. Tapos kung just in case na ikaw ay lalaki, hindi naman kagwapuhan, ayan, ang hihaharap nila sa inyo ay yung sexy, maiksi ang short, maiksi ang palda, ganun, todo makeup at talagang hindi ka tatanggi sa kanila yung sasabihin. Oh, tapos na. Matipid na siya. Pero kung gusto nyo, ay balutin nyo na lahat ito ng foil. Para maitodo na natin ang kanyang katipiran. Ayan. Huwag nyong ipakita to sa gobyerno na ganito yung ginagawa nyo kasi
alam nyo na ay tinatago rin natin na hindi natin pwedeng ilabas. Mahirap kasi pag magaya eh. Mahirap ipakita lahat-lahat. Kaya ganyan lang muna. Stick glue, plywood, flyback. So, papaano naman one kung just in case na yung electrical tape mo? Electrical tape. Tanga ka rin eh. So, paano naman Juan kung just in case na yung extension mo ay nasa 20 meter siya? O kaya yung saksakan ng yung minamahal na electric fan ay 20 meter yung kanyang cord. Di, ang laki sana ng may tatapon yung kuryente kung wala siyang tape at coil. Yung iba nga ay electrical tape lang daw. Nakakatipid na ng kuryente. Grabe ha? Okay, yung welding machine mo ay dinugtungan mo ng 10 metro. So, ganito guys yung gagawin nyo. Masyado kasing mahaba tong proseso kaya puputuli na natin. Sandali lang ha. Much later. So, eto yung naging resulta guys ng ginawa ko. Huwag kayong mag-alala na mahaba yung wire. Masyadong maraming gagamitin na, yan obos no. Masyadong maraming gamitin na foil at electrical tape. So, sa akin, sumobra pa. Hindi ko pa nagamit yung tape. Hindi ko pa nagamit yung isa, yung bago. So, ganito lang yung technique guys para hindi siya masyadong maraming gagamitin. Yan. Kahit gaano kahaba yung wire, ganyan lang yung gagawin mong step. Wala namang sinabi kung paano siya ibalot eh. Basta balutin mo lang. Sa electric fan, ganun din guys oh. Kaya tumatawa, masama ba yung ginagawa ko dito? Sa ganito rin o, sa welding machine. Huwag kayong mangamba na maliit na lang yung sasaksak. No problem. Ayan, tapos sa extension, o, ganyan siya. So, pwede pang balutin tong kanyang saksakan. Huwag kayong maglala. Pwede pa yung balutin. Na ang butas na lang yung walang ano. Ayan. Ayan. Hindi na siya ngayon extension. Ang tawag dito. O, yan. Para kung mataas yung paglalagyan mo, di isabit mo na lang electric fan mo, yung welding machine mo, isabit mo na rin para less. O, less time. Para makatipid ka. E kung sabihin na natin yung extension mo ay 100 meter, halos katawan yung babalutin mo na lang kaysa yung babalutin mo na sobrang haba. Eh, ganito na lang ang gawin mo. Diba? Ang talino, dilasag, saan mo kinukuha yung mga ganyang idea? Walang hiya ka talaga, sira ulo. Okay, kung minsan kasi guys ay inaabot ako ng gutom na sosobran ako ng kape. Yan ang nagiging resulta. So, maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. At sana ay na-entertain kayo. Wala pong magandang may tutulong yung pagbalot natin ng tape sa cord. Wala po talaga. Yung sinasabi nilang wala namang mawawala kung maniniwala ka. Yan ang palaging sinasabi ng mga scammer. Yan ang unang sasabihin nila. Wala namang mawawala kung maniniwala ka. Ha? Hindi mo alam, binebenta mo na yung ari-arian mo. Hindi mo alam, hindi mo namamalayan. Sumusunod ka na sa sinasabi nila. Yun ba ang walang mawawala? Sa unang step pa lang ay sumunod ka na sa sinasabi nila. Sunod-sunod na yon. Parang sa mga albularyo, magpapagamot ka. Ayan. May technique sila para lahat ay susundin mo yung sasabihin nila. Kunyari, pakukuhanin ka ng manok na kulay pula. Ngayon, pag kinuha mo yon, may susunod pa silang sasabihin. Magkatay ka ng 5 baboy. Nagkatay ka. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin nila ay susundin mo. Ganun lang, ganun kasimple. Ang hirap kasi sa Pilipino, pakitaan mo lang ng konting tricks, pakitaan mo lang ng konting magic, maniniwala na kagad. Naririnig nyo ba yun? Brown out niya dito. Pero dyan ang gagaling yung kuryente dito sa amin. Abangan nyo yan sa susunod na video. Okay? Paalam muna. Bye-bye!